Hello guys, so today guys, happy ang person dahil nga aming pagkain, ang aming lunch is rice, which is veg rice guys. Ang tawag nila dito is pulao. Ayan, start na tayo guys. So maglalagay na ako ng oil. Ingredients guys, patatas, tomato, patatas, kamatis, sibuyas, tsaka yung ating nakalimutan ko kasi ngayon lang kami nagkaganito guys, yung carrot. Tayong peas guys, green peas. Hi Jazz! Say hello to Titas Mahal! Okay! Yeah! Say hello! Now let mama ko, okay? Where's the day of the TV? So maglagay tayo ng guys, itong amoy putok daw. Kasi ako hindi ko naman napapanguhan nga ako dito eh. Ayan. So, ilagay na natin yung ating sibuyas. Look, Only like that. Nag-walk out na yung aking baby. Ayun na yung story guys. Yung si Jazz. Show Jazz dulu. Show Jazz! Ayun siya. What you did, Josh? What Josh ka did? Josh ka did? Itong ating patatas. Kasi mas malalaki ang hiwan niya kesa sa ating carrot. So, lagyan na natin ng salt. I think 2 teaspoon of salt. Then, let's mix again. Then, maglagay tayo ng danya powder, guys. Maglagay tayo dito, pampakulay. Pero maanghang din ito guys, para din siyang chili powder. Pwede na lang ako maglalagay ng chili powder.
pagkain guys na kaligayahan ko dito sa India. Bang! Ayan. So, yung mga nabuboring sa aking mga vlog, pasensya na kayo dahil hindi talaga kami palalabas guys. So, dito sa India hindi uso ang malling-malling, lalo na kung nasa small city pa lang. Hindi yan uso dito. At ang mga mall dito guys, hindi siya maganda na pasyalan. Hindi gaya sa atin yung mga Ayala malls, ganyan. Dito kasi parang store lang siya, mga store lang ang andoon. Wala, hindi ka rin naman hindi ka rin makukuha sa mga makikita mo. Kasi ibang-iba ang mall dito guys. Totoo lang. Tsaka yung pag-about naman doon sa pagkain sa restaurant. Kasi may isang nag-comment sa akin guys na sabi niya doon yung topic na yung isang vlog ko na susundan pa ba namin si Jazz. So, ang comment niya doon, huwag na. Siya na nag-decision eh, no? Huwag na daw. Huwag na doon namin sundan si Jazz dahil wala daw kaming trabaho mag-asawa. Wala pa kaming sariling bahay. So, yun yung sagot niya. So, sabi ko naman, may bahay, may sariling bahay na kami. So, ang gusto niyang sabihin is, dapat yung sariling pundar daw namin. So, ilagay ko na yung rice bowl. So, sabi ko naman, dito sa India, ibang-iba kasi. Sabi ko, sabi ko, hey, sabi ko. Nag-iisang anak na lalaki ang asang asawa. So, kung anong ari-arian ng kanyang magulang, sa kanya na lahat yung mapupunta. Automatic na yan. Yun ang sabi ko. Pupunta. Although, may, kahit pa paano naman, may income naman ang aking asawa, kahit maliit. At least may pumapasok, no? So, ayun. So sabi niya doon, ang daw, hindi nga daw niya ako nakikita nagmumol, hindi nga daw niya kami nakikita lumalabas, nagmumol, pumunta sa ibang lugar, nagbabanding sa mall, kumakain sa restaurant. Oh no! Yun ba yung basihan ng ng kaligayahan sa buhay? So parang yun yung kanyang basihan ng pagiging masaya sa buhay. Buhay. Sabi niya sa akin, ang buhay ko daw is boring. Boring? Na-boring siya sa akin buhay guys dahil sa mga nakikita niya sa vlog ko. So, masasabi ko is, swerte na ako kasi kahit papano nakakalabas ako dito sa India. So, maraming mga Pinay guys na hindi sila nakakalabas sa kanilang mga bahay. As in, andun lang sila. So, ako ay maituturo na swerte na kahit papano. Ayan. So, yun lang masasabi ko doon sa comment na yun, na ang paglabas-labas pagpunta sa mall or pagkain sa mga restaurant is, hindi para sa akin, hindi basihan yun na masaya ka sa buhay mo or masaya ka sa pamilya mo. Kasi iba-iba naman tayo guys ng lifestyle, no? Lalo na sa India guys, ibang-iba ang lifestyle dito. Kaya sana natin ikumpara ang lifestyle sa Pilipinas tsaka lifestyle dito. Kasi ang layo, ibang-iba talaga. So, swerte yung mga Pinay guys na may mga sariling decision. So, hindi ko naman yun ikinakaila. Dito kasi wala kaming sariling decision guys. Lalo, joint family kami. So, swerte nung iba na joint family na may sariling decision. Ayan. So, hindi talaga tayo iba pare-pareho ng tadhana, So, pero kahit ganun man, I'm still blessed at happy kung anong meron ako, kung saan pamilya ako nagbibila. Ayan. So, ayan na yung ating pulaw, guys. Ayan. So, lagyan na natin siya ng tubig. Ayan. So, apat na baso ng tubig ang aking ilalagay, guys. Kasi dalawang basong rice ito. Ayan. Kain din ito si Jazz. So, basta rice din is si Jazz ay maraming nakakain. Ayan. So, doon sa nag-comment na yun, hindi ko na lang babanggitin yung kanyang pangalan. Sana po huwag natin ikumpara yung ating buhay sa ibang tao. Kasi hindi natin alam, no, yung ibang pinagdadaanan ng ibang kababayan natin. So, maging na lang tayo, masaya.
kung ano man napapanood natin, kung piling mo i-boring ang aking vlog, then... Tsaka winter kasi dito guys, no? Hindi na kami talaga mas madalas na lumabas din. Mas lalo kami hindi nakakalabas ng madalas. Kahit sa park or sa store or kung saan-saan man yan. Kasi super lamig guys. Ayan, so tatakpan ko na siya guys. So ayan na siya. Tatakpan ko na siya. Ayan. So sabi niya doon, dapat daw magtrabaho na lang ako. So dito sa India, hindi ka kasi basta-basta magkakahanap ng trabaho. Lalo kung hindi ka nasa IT field, mga ganyan. So dapat may UCI ka rin. Ayan. So maraming professional na Pilipina na kapag-asawa ng Indian na naging full-time mom na lang din sila. Ayan. Dahil nga ang mga asawa din nila ang naghahanap buhay. So ito na nga yung finished product natin sa ating veg rice guys. Ayan. Ayan. So kain na tayo. So ito na yung ating pagkain guys. Ayan. So may ulam akong ginisang munggo dyan. So pagkain na yung dalawa ito ni Jess. So itong si Jess hindi makahintay oh. Ayan. Kain tayo. So kain tayo guys. So ito is may kanin ka na, may ulam ka na. Kasi may lasa na ito siya, guys. Tapos mix, diba? Gulay. May mix na gulay na siya. So, hindi mo na kailangan ng ulam. So, mga ganitong pagkain ang kaligayahan ko dito, guys. Simple lang. So, marami rin nakakain si Jess pagka mga ganitong food. And Jess, kain muna kami. Say bye-bye to titas na mahal. Bye! Say bye-bye. Say bye-bye na nga. Say bye-bye first. Look at camera. Bye! Mwah! Prangis na? Mwah!